Nagbabalik po ang Hiling-Hiling sa TV, Year 4, Season 16 na. Prostate enlargement po ang topic natin ngayong umaga. At sa mga lolo, tito, tatay o kuya na nahihirapan po sa pagwiwi o na-diagnose na may prostate condition, panoorin niyo po ang ipapakita naming video ng hot seats bath procedure para matugunan po ang kondisyong ito. Ang hot seats bath po ay nagpapahupa ng pamamaga at isinasaayos ang daloy ng dugo sa ano-genital area. Panoorin po natin ito. Pinapayo ni Dr. E ang pagsasagawa ng hot seats bath procedure para sa mga kalalakihang may problema sa prostata. Ihanda ang mga sumusunod: mainit na tubig, malaking banyera, healing oil at bulsa de yelo o ice bag para sa may high blood o alta presyon. Una, timplahin sa banyera ang mainit at hindi mainit na tubig hanggang sa pinakamainit na kaya ng pasyente. Magtabi rin ng mainit na tubig para pandagdag kapag lumamig ang pinaghalong tubig. Kung may high blood o mataas na presyon, maglagay sa ulo ng bulsa de yelong may yelo bago lumusong sa banyera upang maiwasang mahilo o tumaas ang presyon. Pangalawa, umupo at magbabad sa banyera ng naka-cross o Indian sit sa loob ng 20 minuto. Kailangang umabot hanggang pusod ang taas ng tubig kapag nakaupo sa banyera. Pangatlo, panatilihing mainit-init ang tubig sa banyera. Kung lumamig na ang tubig, bawasan ito at dagdagan ng mainit. Mag-ingat sa pagdagdag upang hindi mapaso. Pang-apat, magbabad sa tubig sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos, tumayo at tuyuin mabuti ang mga nabasang bahagi ng katawan. Panlima, haplusin ang healing oil ang scrotum o balls mula sa ilalim at kabuuan nito sa loob ng 20 minuto. Pang-anim, sunod na haplusin ang healing oil ang singit pataas sa puson hanggang pusod sa loob ng 20 minuto. Dagdagan ng healing oil kapag natutuyo. At pang-pito, gawin ang hot seats bath isang beses isang araw hanggang manumbalik ang normal na pag-ihi. Sana po ay nakatulong ang video sa inyo, ha? Subukan niyo pong gawin yan. Tandaan lamang na ang hot seats bath ay applicable po sa anumang karamdaman ng ano-genital area. Basta't laging ingatang hindi po mapapaso ang katawan, ha? Samantala, patuloy po ang ating healing mission at mula dito sa ating healing mission, kasama natin ang ating mga naturopathic practitioners. This time, mula sa Healing Galing Tacloban, kasama natin si Kuya Kenneth Ilagan. Mula naman sa Healing Galing Lumban Laguna Outlet, nandito po si Kuya Maki Puhawan. At galing naman ng Healing Galing Pasay City Outlet, nandito po si Ate Jessica Lopez. Sa atin namang Happy Kapatid message, ito po ay mula kay Mites Conching ng Batangas. Panoorin po natin ito. Si Mites Conching, 47 years old. Nakatira po ako sa Libo, Otakan, Batangas City. Ang akin pong problema ay sa aking dalawang mata, pero mas malabo po itong kanan. Tapos itong kanang mata ko, mayroon pong itim na kung saan po ako tumingin, ay sumusunod din po siya. Tapos simula po nung gumamit ako ng Healing Galing eye drops at saka Healing Galing massage oil, na wala po yung itim-itim na yun na sumusunod sa loob ng aking mata. Tapos yung pagpunot ng mata ko tuwing titingin ako kahit saan, na wala na rin po, at saka pagsakit ng ulo ko. Ngayon, nagsimula po ako nung April 1, tapos April 12 po ngayon, okay na po yung aking pakiramdam, gumaan po. Ang dating hindi ko po nakikita ng malalaking letra na blurred po siya, ngayon nababasa ko na po siya. Tapos yung mga maliliit na letra, nababasa ko na rin po paunti-unti, pero hindi pa po siya ganun kaklaro. Napapasalamat po pala ako kay Ate Rose at saka kay Doktora E na naging dahilan o paraan po para po umayos po ang aking pakiramdam. Maraming pong salamat sa inyo, Doktora. Magandang umaga po.
Maraming salamat, Mites, at sana ay patuloy pang luminaw ang iyong paningin at makabasa ka ng kahit na maliliit na letra din, di ba? Mas malinaw ang mata, mas malaki ang kita. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid. Mula naman sa ating mga hiling katanungan, sabi niya, "Good morning. I was recently diagnosed with prostate enlargement. I have difficulty urinating in the morning and I cannot empty my bladder after urinating. My prescription medicine caused a breathing problem as I always have stuffy nose. I also have kidney stones. What remedy can Hilinggaling offer for me? I am from Davao City, si Mang Melchor." No? Mang Melchor, meron po kaming Davao City outlet. Hanapin niyo po ang Easy Business Center diyan sa door 37 sa Claveria Street sa Davao City. Ito po ang hotline diyan. 0922-552-4816. No? At balikan natin ang problema ni Mang Melchor. Malinaw po na prostate enlargement nga dahil yung binanggit ninyong sintomas ay very similar sa mga may namamagang prostata, no? Na parang kahit na regular ang pag-ihi, hindi na empty ang pakiramdam. Parang puno pa rin ng tubig ang urinary bladder, no? Tapos, idinagdag nyo pa po na meron kayong kidney stones. Dalawa po ang karaniwan ng ginagamit ng Hilinggaling na pantulong para dyan, no, sa ating traditional medicine, the Hilinggaling way. Pero sasabayan nyo po ng proper hydration. Kahit parang may nakabarang tubig, iinom pa rin po ng 1 to 2 glasses of water every hour. Mas maganda, warm. Pantulong po para mailabas ng herbal rhizome pills para mas matulungan po ang urinary bladder na mailabas po ang mga naka-stack up na wiwi. At the same time, iinom po kayo, the Hilinggaling way, no, ito po ang sistema namin, ang herbal serpentina tablet, no? 10 tablets po, mega dose na para matanggal ka agad ang pamamaga. Kasabay ng hydrating diet po, ha? Yung masasabaw na pagkain at makakatas na prutas kasama sa oras-oras na pag-inom ng warm water, okay? Pag uminom na po kayo ng herbal rhizome pills, malayang makakalabas na po. 1 to 3 days ay ma-achieve nyo na po ang ating purpose na ma-expel yung sobrang dami ng wiwi na naipon sa urinary bladder. Pero dahil may prostate condition, yung hot seats bath procedure po ay ituturo sa inyo ng ating naturopathic practitioner na pwede nyong gawin 3 times a day, mas mabilis gumaling. So pag kidney stones po, ang herbal calcutab naman ang mabisang pangtulong ng ating Hilinggaling way gamut. Ang herbal calcutab po ay iinumin ninyo ng 10 tablets after meals, 3 times a day. Opo, bali 30 tabletas sa isang araw yan. Ngayon, kung may mga discomfort po, katulad ng stuffy nose, no? I-warm compress po ninyo yung ilong, i-apply ang Hilinggaling oil na parang nagpapatangos ng ilong. Kung hindi kakayanin yan, pwedeng gawin yung nasal steaming, no? At ituturo ng ating naturopathic practitioner kung paano gagawin ang nasal steaming procedure kasabay ang gentle massage ng Hilinggaling oil sa ilong na parang papatangos lamang ng ilong. At dahil marami apektadong ugat ang inyo pong problema sa ilong, diyan sa inyong kidneys, sa urinary bladder, kailangan nyo pong uminom ng ng herbal vitamins B1, B6, B12. At bahala pong tumantya ang ating naturopathic practitioner na kukonsultahin nyo kung ilan ang irereseta niya. Basta minimum ng 60 milligrams or maximum ng 100 milligrams ang pag-inom po ng herbal vitamins B1, B6, B12. Okay po? Maraming salamat sa inyong katanungan at sana po ay makatulong ang aking payo. Sa isa pang healing katanungan natin, sabi niya, ano po kaya ang condition ko at ano lunas dito? Mahina, matagal at hirap umihi. Kapag na-delay mag-toilet, may lusaw, mapula at parang uhog na dungi. 3 o 4 na beses iihi sa magdamag.
Walang ganang kumain maliban kung masarap ang ulam at kanin. Ganun din po ako. Pag masarap ang ulam at kanin, ay maganang kumain. Kayo talaga. Sa nakaraang ilang taon ay patuloy ang pagbaba ng timbang. Ayun, kasi nga namimili na ng pagkain. Sabi niya, dati po ay 140 pounds. Ngayon, 105 na lang. 74 ang edad ko. Sana po matulungan niyo ako. Si Mang Florian. Mang Florian, ganito po, parang kutob ko ay ano, mukhang may problema rin po sa prostate, no? So, panoorin niyo po ang kabuuan ng ating palatuntunan, lalo na yung ating panghuling segment kung saan kausap natin ang ating pasyenteng gumaling sa prostate condition. Hop, tumutok po kayo. At ang problema ko po, hindi ko maunawaan na sabi ninyo kapag nadidelay kayo sa pagwiwi, ibig sabihin na kukontrol nyo pa po, no? Sabi nyo may mapula na parang uhog na dumi doon sa wiwi. So para pong may latak. Pag mapula, eh dahil nga po siguro sa may pamamaga, tapos pinupwersa po ninyo na lumabas, kaya nagkakadugo, no? So mataas na dosage din po ng serpentina ang kailangan ninyo. Pero katulad nung nireseta ko kanina sa naunang nagtanong, ho, para matipid tayo sa oras. At gawin niyo po yung hot seats bath procedure kasabay ng hydrating diet. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Sa gana sa pagkain, wala po akong maibibigay na putahi sa inyo na makakakain kayo. Basta ang i-request niyo po yung paborito niyong masasarap na pagkain. Lalo na kung masasabaw para po madadagdagan pa ang inyong timbang. Siyempre, mahirap kainin ang paborito ng iba. Kailangan paborito niyo ang kakainin niyo. Pero mas marami pong masabaw, ha? Maraming salamat sa inyong katanungan, Mang Florian. Sana po ay makatulong ang aking payo. Dito naman po sa ating mga tampok na hiling halaman, nandito po ang lirio o ang pink striped trumpet lily. Ang halamang lirio po ay madalas na ginagamit bilang ornamental plant lamang, pero may taglay din po itong anti-tumor at antiviral properties. Sa herbal medicine, ginagamit po ang mga dahon at bulbs nito. At yung bulb po, yung parang pinakaugat na parang muntin sibuyas, ganon. Sa Vietnam, ang mga dahon po ay ginagawang tsaa, panlunas sa prostate, ovarian cancer, ganun din, or prostatitis, or uterine fibroids, o myoma, no? Ang natural herb formulation po ng mga dahon ng lirio ay ginagamit sa panluna sa hot flashes, para po yan sa mga nagme-menopause na kababaihan, at pantanggal ng sakit sa menstrual cramps sa panahon ng buwan ng dalaw o sa panahon ng dysmenorrhea na tinatawag natin. Samantala, narito po ang ilan pang mga healing tips mula naman sa ating naturopathic practitioners. Happy healing morning! Ako si Kenneth Ilagan ng Healing Galing Tacloban, at narito ang ilang kapatips para sa mga kapatid nating estudyante ngayong pasukan. Kung bago pa ang sapatos natin na pamasok at medyo matigas pa ang balat, bakit hindi gumamit ng duct tape imbis na band-aid para iwas paltos sa paa? Kapag nagko-computer naman tayo for research or assignment, panatilihing pantay lagi sa eye level ng screen ng computer para iwas neck at back strain. Ganito naman ang tamang paglagay ng gamit sa backpack. Ilagay ang mabigat sa pinakalikod at ang magaang sa bandang harap. Pag binitbit, mas madaling buhatin at mas balanse sa katawan. Parehas din nating isukbit ang strap ng backpack para hindi sumakit ang likod natin. Yan ang ating kapatips ngayong umaga, mga practical health tips hatid ng Healing Galing.